Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ang ituturo ko sa inyo ay importante po, isa sa mga importante sa English grammar. Itong tinatawag na elipsia, na siya po ang dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng ganitong construction ng magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ang ituturo ko po sa inyo ay itong salitang elipsia, na siya po ang may dahilan kaya meron pong ganitong klaseng mensahe. Surely I will. Hanggang dito lang po sa will. Siya po ang may dahilan. Okay? At saka ituturo ko rin po sa inyo ang pagkakaiba ng adjective sa adverb at kung ano ba ang dapat yung gawin para makasigurado kayo na adjective ba talaga ang dapat gamitin o adverb ang gamitin. Okay po? Ngayon, sagutin na po muna natin yung ating tanong. Will you visit me tomorrow? Bibisitahin mo ba ako bukas? Ngayon, mamimili tayo ng tamang sagot kung alin ba sa A o B. Bali, ang tamang sagot po ay itong letter B. Surely I will. Okay? So, ipaliwanag ko lang po ang A kung bakit mali. Bali po, ang ating titingnan po ay yung hindi magkaparehas dito sa A and B. At ito nga pong sure at saka surely. Dito sa I will, wala na pong problema kasi parehas na, magkaparehas na magkaparehas po yung A and B sa I will, di ba? Pero pagdating dito sa sure at saka surely, dito lang sila nagkaiba. So dito tayo po focus. Okay? Ganun po mag-isip kayo dapat o mag-analisa pag may problema sa English grammar, okay? So, ang kailangan nyo po ay tingnan sa dictionary ang bawat salita na nasa A at B na magkaiba. At ito na nga po yung sure at surely, okay? Pag tiningnan nyo sa dictionary itong sure, ang lalabas po ay adjective. Samantala yung B na surely ay adverb, okay? Kapag daw po adjective, katulad po nitong letter A na sure, pag tiningnan nyo sa dictionary, alalabas ay adjective, ginagamit po ang adjective na salita na tagapaliwanag sa noun o pronoun. Okay? So, hahanapin natin yung noun o pronoun dito sa letter A kasi yun daw yung pinapaliwanag nung adjective na sure. At ito na nga po yung nakita ko, yung I, na kung saan ay isang pronoun. So, itong sure, ang ipinapaliwanag niya ay itong I. Okay? Ngayon, dahil alam ko yung basic sentence pattern na itinuro ko sa inyo bago itong video na ito, gagamitin natin po yon para matulungan tayo kung tama ba talaga itong letter A na ito. Okay? At kinuha ko na po yung pattern para masagutan ito. At ito na po yung pattern natin. Okay? NLBADJ. Na ang ibig sabihin ng N dito, maaari siyang noun o noun substitute. Pag sinabi ko noun substitute, yan yung pronoun. Pag noun lang, yan yung common noun o proper noun. Yung pinapangalanan mo na talaga. Pag noun substitute, tinuturo mo lang katulad ng I, you, he, she, we, or they. Okay po. Sumunod ay yung linking verb na kung saan ay maaring am, be, was, were. Diba? O are. O kaya is. Pwede rin po, linking verb. Yung ADJ, yan po yung adjective. So, ito pong NLBADJ, yan po yung tamang pagkasunod ng mga salita. Okay? Sa English. Yun po ang batas. At kung mapapansin nyo, dito sa aking halimbawa, I am sure na kung saan ang yung adjective natin ay nasa hulihan. Kung mapapansin nyo, nasa hulihan yan. Tingnan nyo itong letter A natin kung saan nakaposisyon. Nasa unahan. Bago pa yung kanyang pinapaliwanag.
kung saan ay kitang-kita nyo na nasalungat sa batas ng sentence basic pattern natin. Yan ang ebidensya kaya sinabi kong mali itong letter A. Okay? Kaya kung hindi nyo pa po alam yung basic sentence pattern na katuturo ko pa lang bago itong video na ito, malaki pong porsyento na malito po kayo kung alin talaga ang tama sa A o B. Huhulaan nyo na lang. Diba? So, dito na po tayo sa letter B. Kaya po tama po itong letter B kung saan ay itong surely ay adverb. Kasi, kung ang pagbabasihan nyo naman ay yung tamang pagpuposition sa adverb, tama po ito. Kasi, ang adverb po pwedeng ilagay sa unahan tapos ang kasunod ay comma. Yun po yun. Okay? At saka tatandaan nyo na yung adverb po natin, ang kanyang pwedeng ipaliwanag ay isang verb, adjective, o adverb. Dito po, kung mapapansin nyo, ang kanyang ipinaliwanag ay itong will at hindi itong I. Kasi alam nyo na, di ba? Ang I, ang may karapatan lang na magpaliwanag dyan ay isang adjective. At ito nga ang sure. Okay, kaso nga lang dito sa A, mali po yung pagkaka-construct o yung pattern, yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita, mali. Dito tama sa letter B. Okay? Okay, dito naman po tayo sa tinatawag na ellipsia. Apektado po kasi yung ating sagot. Kasi tingnan nyo, umikli. Surely I will, hanggang dito lang po. Hindi po, surely I will visit you tomorrow. Nagtanggal tayo ng ibang mga salita. Kasi nag-apply tayo ng ellipsia. Kasi po, ang ellipsia, tinatanggal niya po yung mga salita na nasabi na noong inyong kausap. Kaya tinatanggal natin kasi alam niya na naman yung sasabihin nating mga salitang iyon. Bakit mo pa uulitin? Yun po yun. Yun po yung rason. Bakit mo pa uulitin yung mga salita na nauunawaan niya na? Okay? Ang pagporma po ng ellipsia ay ganito po. Subject tapos auxiliary verb lang. Kaya kung mapapansin nyo, merong pagsakasalan. Yes, I do. Hanggang do lang. Kasi yung do po, yun yung auxiliary verb. Subject at auxiliary lang. Nakagawa na kayo ng ellipsia. Yes, I do. Yes, she does. Kunyari, no, she didn't. Ganun po ang paggawa ng ellipsia. Subject lang plus auxiliary verb. Okay? So, kung hindi nyo pa po alam itong tinatawag na ellipsia, malaki pong problema yan kung hindi nyo pa ito alam. Kasi, pag kayo nasa advanced lesson na, mapapatanong kayo, tama ba itong surely I will hanggang I will lang? Bakit nagkaganyan? Eh kung hindi nyo alam yung tinatawag na ellipsia, di hindi may papaliwanag sa inyo na tama pala itong surely I will na ito. Kaya idinidiscuss ko na sa inyo. Okay? So sana mawala na yung lito nyo kung bakit merong nagsasabi ng yes I do, tama pala yon sa English. Itong surely I will, tama pala yon sa English kasi gawa ng ellipsia. At saka natutunan nyo na sana ng maigi ang pagkakaiba ng adverb sa adjective, yung tamang paggamit at pagpuposisyon. Okay? So, tapos na po tayo sa ating aralin. Sana natutunan nyo po lahat. Thank you very much po sa todo suporta po ni Sir Nat. Talagang kaya po ako'y napupush na gumawa rin ng video, gawa rin ni Sir Nat at nung iba pang sumusubaybay at sumusuporta sa ating channel. Maski kayo konti, basta nakikita kong nandiyan kayo, gagawa pa rin ako ng video. Thank you very much po talaga. Good day po muli sa inyong lahat at kay Ma'am Helen Tambongan from Bicol, sana maayos po inyong kalagayan dyan. Good day po!